araw mga ka-TFT, isang edisyon na naman ng TFT Newsbreak ang hatid namin sa inyo ngayong araw ng Webes. Ang mga tampok at trending na balita ay hatid sa inyo ng Birch Tree Probiotic. Birch Tree Probiotic, your daily drink buddy. At narito ang lima sa aming mga nagbabagang balita. 325 na mga OFWs galing sa UAE na repatriate na ng government pauwi ng Pilipinas. UAE, kauna-unahang bansa na nakatanggap ng gamot contra COVID-19. Pilipinas, pinaplano ng magpatupad ng travel ban sa Oman. France, tatanggalin na ang panukalang mandatory ng pagsusuot ng face mask. Jessie Mendiola, sinagot na sa kanyang vlog ang mga paratang ng netizens na di umano'y laos na siya. At para sa mga detalye, nakauwi na ang 325 sa ating mga kababayan na galing ng UAE sa tulong ng repatriation flights na pinangungunahan ng gobyerno ng Pilipinas. Ang naturang repatriation flight ay pinagtulungan ng embahada ng Pilipinas sa UAE at ng konsulado ng Pilipinas sa Dubai. Mula rito ay 196 ang galing sa Dubai habang 129 naman ay galing sa Abu Dhabi. Kabilang sa mga nakauwi nating mga kababayan ay pawang may mga sakit at mga kabataan. Samantala, nakatanggap na ang UAE ng panibagong gamot na magagamit ng bansa contra COVID-19. Napatunayan ng mga eksperto na ang antibody treatment ng Sotrovimab ay makakatulong para maiwasan ang malubhang mga sintomas at pagkamatay ng mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 hanggang 85%. Ang Sotrovimab ay maaaring gamitin ng mga taong edad 12 taon pataas na maaaring makaranas ng matinding sintomas ng COVID-19. At para sa mga detalye ng iba pang trending na balita, tumutok lamang sa website at social media channels ng The Filipino Times. Sa ngalan ng Manila News Team at Abu Dhabi News Bureau, ako po si Jessica Sulaiman mula sa Dubai Headquarters. Manatiling nakatutok at subaybayan ang mga trending na balita dito lamang sa The Filipino Times Newsbreak.